6.7 Energy FM. Same, pero iba! Hello, 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 hello! Happy, happy afternoon, mga bangga! Happy Tuesday! Ayan, at syempre sa lahat ng mga bangga po natin, kakapartner, no, huling oras na naman ng programang Ano Drama Mo! Kaya naman, eto na, are you ready for the drama? Nako, eto, bago ang drama natin, partner, eto muna sa lahat ng mga riders natin at syempre sa lahat din ng mga agilitista natin, mga bangga, nako, meron na naman kayong aabangan. Nako, eto ha. Sa darating po ang August 25, Friday po yan, 5 p.m. ay magkakaroon po ng Lounge Grand Unveiling na magkikita-kita tayo dyan sa August 25. Nako, at kasama na rin yung mga ano dyan, partner, yung mga influencers o yung mga motovloggers natin dyan ni Jilly. Ayan, ingat-ingat po tayo at kita-kits tayo dyan, mga bangga. Nako, marami pa premium na naman ang makukuha ng ating mga riders. Okay, abang-abang na kayo. Riders for the win! And now, eto na mga bangga. Dahil ngayon po ay Tuesday, it's time to choose, mga bangga. Marami na naman ang gagawin tayo. At paglalabanan ba natin ito? Actually, pinag-iisipan ko kung lalabanan kita today or magkakapareho tayo. Kanina pa ako nang gigigil sumagot Sige, sige. Okay. Are you ready? Simulan na natin, let's go. Eto na, story time na tayo. Ano ba yung storya natin ngayon, Jean? Kasi dito, since na it's a Tuesday, it's time to choose, meron nagpadala sa atin dito. Ang sabi, Jimshi, kayo tatanungin ko ha. Tayo naman tinatanong ngayon ha. Okay. Ano ang pipiliin nyo sa ngayon ha, sa ngayon? Maka-Diyos o maka-tao? Anak nang. Ito na nga. So, ito na. Okay, itagay mo na. So, tagay na tayo. Pag ano namin dito, ha? Ito mga bangga, itong sasabihin namin na sagot, para lang sa amin lang to. Ha? Oo, ha? Huwag nyo kaming i-quote dito, ha? May kanya-kanya tayo. Hindi, i-quote natin. Sige, kayo, ha? Yung mga pinag-uusapan namin kanina, ha? Sige. Oo, papanindigan natin yung mga bagay na yan. Pero alam mo, napakabigat kasi, di ba, na idadamay natin, syempre, yung mga pinaniniwalaan natin dito, no? Pero kasi kapag sinabi mo yung maka-Diyos, parang anlaki ng sakop niya. Automatic, kapag kailangan, kung maka-Diyos ka, dapat di ba magiging makatao ka rin. Pero ang nagbibigay dungis lang doon, yung mga maka-Diyos na hindi naman makatao. Yes. Kaya nga ano eh, kaya nga, ako ang ano ko dito, ang masasabi ko. Kasi kapag sinabi mo maka-Diyos, since nung bata ka pa, talagang ano ka, makikita mo at maano mo sa kanyang, ano, sa kanyang kilos, gawa. Na talagang, walang di makasalanan, napakabait, simula nung bata pa siya. Kasi ngayon kasi nangyayari, sa nakapapansin ko kasi ha, ito yung tinatawag natin, ano, kaya nga may kantang Shackle eh. Oo. Ay hindi, Shackle ba yun? Hindi, ano, Yano. Oo. Yung, ano, banal na aso, Santong kabayo. Okay. Oo. Kaya ibig sabihin no, sa part na yan, kasi marami kasing, maka-Diyos ito ha, may mga maka-Diyos kasi talaga, totoo naman po, na sila ay maka-Diyos. Kaso, minsan, pagkalabas po nila ng simbahan o saan man sila, church, no? Iba yung ugali. Kaya dito, kung ako pabibili mo, kaya nakikita ko agad, gusto ko mas makatao. Kasi ako naniniwala ko kapag makatao ka, eto bukal sa loob mo to kasi dito na papasok yung matulungin ka, di ba? Kumbaga, mapagbigay ka. Malamang kahit di ka nagsisimba ng every Sunday, pero alam at sa puso mo at isipan mo na ikaw ay may takot sa Diyos, doon ako eh. Oh, in fairness, di ba? Kasi parang yung mga nagsisimba pero paglabas chismosa, yung mga good Samaritans eh, di ba? Hindi lang sa chismosa basta-basta. Yung pagbitaw ng mga salita na may mura, may ganun. Hindi po nila lahat ko ha, kasi meron pong mga ibang kakilalang ganyan. Mata pobre pa nga eh. Oo. Diba? Gets naman nun. Actually, nakikita naman natin yan everyday. Yun nga, parang napakalaking salita para sabihan ka ng maka-Diyos ka. Diba? Ang hirap niyang isabuhay sa totoo lang. Parang napakalaking responsibilidad. Kapag sinabi mo ang isang tao ay relihiyoso o relihiyosa o maka-Diyos. Kasi diba? Pag sinabi ko, diba, ikaw maka-Diyos ka,
iisipin ko sa'yo na wala kang bahid na kasamaan. Kore, ang hirap. Ang hirap nun, pero kung titignan mo, di ba, sa, ewan ko ano, kay ipapasok natin sa pag-aaral ng mga ganyan, ang sinasabi nga, kaya nga mayroong simbahan, ito nagsisilbi tong ospital para sa makasalanan. Ang mali lang ng thinking ng tao, kapag sinabing maka-Diyos ka o relihiyosa ka, kailangan perfect, which is hindi naman talaga dapat, di ba? Kumbaga, ikaw nga eh, saved ka lang. Kumbaga, pinatawad ka sa kasalanan mo, pero hindi ibig sabihin na hindi ka nagkakamali, na wala kang kasalanan. Hindi ka perfecto. Correct. Hindi ka perfecto. So, hindi pwedeng gagamitin mo yun na, hindi ah, maka-Diyos ako, hindi ako nag-iisip ng ganyan. Hindi, tapos sasabihin mo sa ibang tao na ikaw, makasalanan ka, hindi ka tatanggapin sa langit, wala kang karapatan. Wala. Tsaka hindi mo pwedeng maliitin yung mga tao na sasabihin mo ng ganyan. Masakit sa ano yan? Sa pagkatao, pag sinabihan kita, ay maka-Diyos ako, ikaw masama ka eh. Oo. Walang mangyayari sa buhay mo, dapat gayahin mo ako. Hindi. Alam mo, nasa tao yan eh. Diba? Kahit nga yung iba dyan, nagdadasal nga sa loob na ng bahay. Yes, exactly. Diba? At nagpapasalamat, hindi naman tayo pupunta na simbahan para lang maghumiling. No? Diba kadalasan ngayon, pag nagsisimba, sana po manalo po ako sa loto, sana po bigyan po ako ng bagong motor ng NMAX, version 2, tapos meron po akong bagong helmet. Di ba, yun yung ano eh, hindi pa pwede laging nasa isipan natin na pag tayo pupunta ng simbahan, puro tayo pasasalamat at tayo hindi nakakasakit. Tama. May mga blessings na dumarating. Ako, partner ako, ganyan ako eh. Oo. Ganyan ako. Hindi ako perfectong tao, hindi ako maka-Diyos, pero may takot ako sa Diyos. Nag-gets mo? Parang hindi ako nakakalimot na magpasalamat. Kahit nga naglalakad ako eh, kahit nga nagmumotor ako eh. Yay! Lagi ako nagsasabi na, Lord, gabayan niyo po yung aking paglalakbay. Yan yung sinasabi ko. Hindi naman yan sa paraan na kung paano na hindi, ito ang tamang daan, ito ang tamang pamamaraan ng pagdadasal. Hindi, nasa kahit saan, kahit nasa loob ka ng banyo, kubeta, o naglalaba ka, basta kinakausap mo siya, may communication ka sa Panginoon, di ba? At gumagawa ka ng mabuti sa kapwa. Yun yung nagmamatter doon. Hindi yung sa pagkakabisado mo ng kung ano-ano bang doktrina. O yung mga ano pa, diba? yung rosaryo. Kung diba, nakakatulong sa'yo, maganda. Pero kung igagamitin mo yung pansumbat sa ibang tao or pang-judge mo sa ibang tao. Pang mamaliit mo sa tao. Ekis tayo doon, di ba? Tsaka hayaan mong sila ang makapansin na, grabe, napakabait pala nito. Di ba? Hindi yung nagpapatent ka na. Nagpapatent ka na. Ay, naku, ano ako, kompleto ko magsimba. Sa tuwing na darating ang, ano tawag dito, pag darating ang Kapaskuhan, yung gigising sa umaga, tawag niya, partner? Simbang gabi, kompleto ko yan. Di ba? sinasabi niya pa yun. Kompleto ko yan, never akong umabsent dyan. Pero hindi mo naman sinasa puso. Yun. Pupunta ka lang dun para lang, di ba, na masabi lang na ikaw ay isang Mabuting tao. Ewan ko, no, bakit ganun kasi dito sa lipunan natin, na kapag sinabing parang pag-active ka, di ba, sa church, ibig sabihin kagad na, wow, lumilipad ka, tipo meron kang kalapati sa paligid mo. Na parang, dapat, ang simbahan, ano yan, kumbaga taga-kup-kup ng mga makasalanan. Hindi ibig sabihin mga perpekto. Huwag nating iisipin na, hindi, dapat ano, ganito ka, perfecto ka. Ano, sa totoo lang, lahat naman tayo ay makasalanan naman talaga tayo. Lahat naman tayo meron nagawa. Yes. Hindi man malaki, may mga maliliit din. Totoo, at hindi ka lang nahuhuli. Hindi ka, no. Magaling ka lang. At meron naman din nakakatuwang isipin na napakasama niyang tao noon. Oo. At ngayon ay nagbago. Di ba, Jimbo? Ayan, diba? Pag-inatalo ko sarili ko. Di ba? Di ba? Nasa tao ang pagbabago. Yes. At nasa tao rin talaga yung, di ba? Gusto mo yung gagawa na tayo ng sarili natin. Hindi mo kami gumagawa ng palibago relihiyon, ha? Pero yun po yung nasasabi ko na sana po, lagi po nating isa puso. Oo. Pero eto, sa tanong kasi niya, na kung maka-Diyos o maka-tao, sa totoo lang, dapat combine yan eh. Oo, combination of the two. Ewan ko, no, ako naniniwala ako na kapag ikaw ay maka-Diyos, susunod naman na lahat yan, di ba? Pero once namang hamak ka na ng tao, ay ekis ka na. Hindi, wala kang karapatan. Kahit sino man sa atin, walang karapatan na manghusga ng kahit sino. At dapat sa mga ganyan tao, marunong ka rin tumanggap ng iyong pagkakamali. Yun eh. Diba? Pero pangit din naman na thinking na gagawa ko mali, magsasorry lang naman ako, patawad na ako. Ay, ano yan? Hindi pwede yun. Hindi man natin nakikita siya, o ganun yung nasa isipan niya, partner. Pero ang ating Panginoon, alam niya yun, na diba? Ikaw ay plastika. Katulad niya. Pag-agunat, bigla lumiwanag sabi sa'yo,
Huwag mo na lang kayo sarili mo, plastic ka lang, ikita ko. Aminin mo sa panahon ngayon, kunwari, o tayong dalawa, bilang ang ano natin, eh maloko. Once na mag-post ka dyan ng tungkol sa pagiging makajos, di ba? O sasabihin sa'yo, tignan mo, no, paka ano nito, papost-post ka. Ay, ako totoo yan. Ako, alam mo. Ako, kasi may GC kami. Ito, nabanggit mo na rin naman. May GC kami. Oh. Pero meron akong, may mga kasamaan ako sa mga riders na, yung Team Spartans, hello, yung nanonood kayo. Ano, meron dumahilig din mag-post din ng mga Bible verse, ganyan. Eh, inisip ko, paano kaya kung, what if kung ako kaya yung mag-post? Oh. Eh, kilala nila ako bilang makulit. Oo. Sa tingin mo ba, isipin nila, ay, si Jimbo. Di ba? Parang naloloko, di ba? Oo, yun, minsan may ganun eh. Ano, nagiging, nasa utak at isipan nila, ay, si Jimbo, naloloko lang to. Hindi pa pwedeng nagbigay talaga ako dahil, alam ba, Sunday. Exactly. Oh, di ba, dapat wag din kayo judger. Yun nga, parang ako, halimbawa, eto sa pagkatao kong to, di ba, akalain nyo ba na nag-worship leader, na kumakanta, di ba? Eh, yun yung hilig ko. Yun yung, kumbaga, form of sample worship na, sample, ko. Sample, paano ba yung mga ano? Ayoko. Pagtatawanan mo ko. Hindi kita pagtatawanan, partner. Sabi nga lang, ano, bawal pagtawanan ng mga taong, di ba? Ganyan ang ginagawa namin kapag, kunwari, magtitipong-tipong, gigitara, kakanta. Eh, yun yung paraan ko ng pagsamba. Diba? Kumbaga, hindi nyo po makikita, nasa panlabas lang. Hindi, kung ano yung pinapakita ng isang tao, hindi yun yung siya. Na totally lahat siya, diba? Kumbaga, hindi nyo masasabi kung ano, kung paano siya magpuri. So, wala kang karapatan magsalita. And it applies to everyone na talagang, hindi natin kasi respect sa lahat ng mga religion din na nanonood sa atin at nakikinig sa radyo. So sana yun lang naman ang bottom line nito eh dapat respeto. Respetuhin natin at iparamdam po natin talaga, hindi wag po nating ipakita na pero kulang naman tayo sa gawa, hindi naman tayo makatao. Wag tayong ano peke. Peke tawag din eh. Huwag tayong ano, ipokrito at ipokrita, di ba? Huwag kayong Judas. Judas, Barabasestas. O yan, nabasahin natin yung mga nasa komento, partner. Biglang uminit, ha? Kaya, hindi kaya kinukuha na ako sa baba. sorry. Biglang uminit, ha? Okay. Ay, naku, sabi rito, may sakit ba si Dini? Nag-iba ba yung boses ko? Oo. Ande, sorry sa na, guys. Kasi, sa panahon. Sa panahon ni Hi Rocky Alex. Sabi, basta ang importante, kilala mo si Lord, sabi ni Aka. Oh, ito, sabi naman ni, ano, ni Ricky, oh, basta, ayun niya, maalala mo si Lord at blessed ka. Uy, ito, Jimbo sabi, mga idol for me, yan ang tawag na they are religious but not spiritual. Kayo na po mag-explain. Other term po ay, they are nominal believers. Example, they're only Christians, Muslims, etc. by name, but they never manifests a Christian-like or Muslim-like believer. Sabi ni Mark Cubijano from Dubai, UAE. Ayan. Regards daw sa carjack. Oh, diba? Sabi naman nito. Bakit napapa-English si DJ Jimbo? Napapa-sign up the cross tuloy ako. Loko-loko to. Rocky! Umayos ka! Hoy! Oh, basta maalala mo si Lord ay blessed ka, sabi ni Ricky Ohanya. Hindi tayo nakakalimot, no? Kasi karamihan sa atin dito, no? Ito real talk to, no? Yung nakukuha na natin lahat ng mga bagay at na gusto natin, minsan nakakalimutan natin si Lord. Binabalikan natin, humingi tayo ng ano sa Kanya kapag meron tayong, wala na tayo. I mean, wala na tayo. Lalapit ka lang kapag hihingi kapag, ka. Lalapit ka lang kapag walang-wala ka. Yung nawala na lahat ng gusto mo. Kaya mo yung naghirap ka, tsaka ka lalapit sa akin. Hindi, dapat sa lahat ng mga dumadating sa iyo, lagi may pagpapasalamat. Totoo. Kasi ako naniniwala ko na meron pang, yung the more na tumutulong ka, at the more na marami bumabalik sa iyo. Eh. Yes, babalik yan. 1,000-folds daw. Yes. Diba? Pansinin mo, kuya, o acute. Hi, Delin. O, nandiyan pa ba si Toby? Toby, nandito yung ano mo. Yee-hee! Si Hi, Delin. Single na to, di ba si Toby? Hoy! Oo. Ayan, nakakiti na naman si Toby. Toby, mabubudol ka na naman. Bumalik na yung mga listener natin, no? Toby, pambudol talaga to. Hi, Delin. Alam mo pa rin ba yung Gcash number ni Toby? Hi, kay Maebs Olan. Listening from Bicol. Ay, marhay na hapon po sa inyo. Oy, wag naman kayong judger. Ito ano? Oy, may nag-ano dito, nag-comment. O, sino? Si John sabi? John. Iban na din daw sa Energy FM si Pura. Wag tayo. Ayaan nyo nga lang sila. Ano to? Yan po ang realidad, DJ Jimbo. Nakakaalala lang ang tao pag nasukliban na sila ng langit. Ah, nasukliban? Ng langit at lupa. Ah. Baka nasukliban? Oo, sabi ni Ricky. Ayun nga. Ayun nga eh. Kaya dapat, nako, kahit maliit na bagay, pagpasalamat nyo pa rin yan, di ba? Maliit man o malaki yan,
Dapat hindi tayo nakakalimot. Ang mahalaga ikaw sa sarili mo. Hindi mo naman kailangan paglantaran sa buong mundo kung ano ka at kung ano magandang ginagawa mo. Yung ikaw lang sapat na. Tsaka diba? Hindi ano eh, hindi sa ngayon kasi nangyayari kasi ito. Sorry ah. Nangyayari kasi ngayon lahat kasi napaka-powerful ng SOCMED natin, social media natin, no. Kadalasan na pagtulong kasi may video eh. Alam mo sa totoo lang nung araw wala namang ganyan eh. Yung pag yung ano ngayon ibang tao takot pa nga magpa-video. Huwag mo na yung video. 'Di ba? Yun yung mga gusto ko eh, yung nagbibigay ng tulong. Kahit hindi siya naka-video, kahit hindi pa nakakalam ng ibang tao kung sino lang, 'di ba? Yung gano'n na lang eh. Sana ngayon, hindi na eh. Halos lahat ng mga ano nga ngayon. Pansinin mo ha, lahat na, kahit nga mga doktor, bombero, 'di ba? Para nawawala na ngayon, isang hero ang bombero na nakapagligtas ng buhay. Hindi, lahat vlogger na eh. Ano ba 'yun? 'Di ba? Sabi nga oh, madali raw madali maging tao, mahirap magpakatao. Oh. Lahat daw ay nagkakasala, sabi ni Darwin Rosel. Ay! Oh, okay. Sige. Nakakaloka in fairness. Oh, ngayon pa sila nag-ano. Siktan kami. Sige po, sorry po ha. Mabasa mga panggal, lagi yung tandaan yan ha. Ipagpasalamat mo daw na nagising ka pa, sabi ni Ricky. Dapat. Sa tuwing tayo nagigising sa umaga, di ba? Maliit man o malaki, ang importante daw gumagana. Yan. Tsaka ano, ang importante dito, malakas tayo, di tayo nagkakasakit, di ba? Oo. Ay! Pasalamat niyan. Okay. Oh, ayan ha. Kahit papaano naman siguro ay nasagot natin ang inyong katanungan. Ang importante, gumagawa ka ng mabuti. Ay, shucks. Ano? Alam, meron akong... Hindi, mamaya na. Alam, may pangit na balita na... Ano ba yan? Kinabahan naman ako sa'yo. Kaibigan ko. Teka, patay mga background music partner. Ano? Uy, nakikiramay ako kasi namatay yung friend ko. Ngayon lang, ngayon lang. Ay, OMG. Nakikiramay po kami. Sa lahat ng Bruno family. Mike, pare. Condolence, pare. Tawagan kita. Sige. Salamat. Ayar. Kasita tayo, partner. Well, papel, mga bangga. At panibagong drama na naman ang hindi natin nasolusyonan. Pero ating napag-usapan. Kaya masasabi ng Jim si Jen ay, anong drama mo? Ano bang drama mo talaga? Bukas ulit magkarinigan tayo sa inyong mga drama. Kaya naman huwag kalimutan, pwede ka mag-message sa Sheena1067. At sa'yo po, DJ Jimbo. Ayan. O kaya naman ay sa Energy FM 1067. At bukas. Ano po? Bukas, panibago na naman. Miyerkulet bukas. Abangan nyo tomorrow ang ating pamiyerkulet. At kami magpapaalam na mga bangga, nakasama at nakapiling ninyo, nag-iisang pabebot na si Sheena. Ay, tangan yung Jimbo Lissus DJ. Ako pa si Jimbo. Dito lang iyan sa programang Anong Drama Mo? Ng number 106.7 Energy FM. Bangga, huwag mo sabihin radyo, sabihin mo!